ding dong 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 ding dong. Magandang gabi, mga kapatid, sa pananampalataya. Magandang gabi po, Father. Purihin natin ang Panginoon. Sino dito ang may utang na 1,000,000 piso sa bangko? Tumayo. Wala. 10,000,000. Sinong may utang na 10,000,000? Kahit hindi sa bangko, tumayo. Wala. 1,000,000,000. Sino may utang? Wala din. Okay. Kapag nasubukan yung magkautang ng ganong kalaking halaga sa kahit na kanino, sa tao o sa institution o sa financial institution, makikita nyo kung gaano nakakatakot ang pakiramdam. O Ate Baby, si ating commentator, si Ate Baby, ilang zero ang 1,000,000,000? Ilang zero po? 9. Imagine ha, 9. Okay, alam nyo ba ngayon ng Pilipinas, ilan ang utang natin o magkano utang natin? 12 trillion pesos. Ilang zero yun? 9 plus another 3, ilan lahat yun? 12. 12 na zero. Okay. O zeros, no? Ganon, kadami ang utang ng Pilipinas. Pero, pag tinanong natin, magkano ang utang ng Amerika? Wow. Hindi lang 12 trillion pesos, kundi mahigit $20 trillion lang naman. I think 30 trillion na ata sila ngayon eh. Okay? Ganun kalaki ang kanilang utang. At ang Japan ngayon, more than 200% ng kanilang GDP ang kanilang national na utang. Japan. Okay. So, bakit ko po nasabi, nabanggit ang tungkol sa utang? Simbang gabi, anong koneksyon sa utang? Kagina, kung pwede nga lang yung mga nandun sa labas, nandun na sa labas ng gate, no? Kung pwede nga lang lahat, kung kayo dito pa, wala na tayong ano, physical distancing, kung pwede nga lang, no? Papasukin ko na kayo lahat dito sa loob, kaya lang hindi pa pwede. Hindi pa tayo pwede magtabi-tabi dito. No? So, kaya kailangan natin pag-iingat ng husto, no? But anyway, napakaganda ng pakiramdam ng isang parish priest na makita kayo for the first time dito sa St. Jude. Ako bilang inyong parish priest na nakikita ko sa mga mukha nyo. Gusto nyo talagang maghanda. Hindi kayo gaya-gaya. Ay, kailangan magsimbang gabi kasi simbang gabi. Eh, yun ang fashion ngayon, yun ang trend ngayon eh. Parang katulad sa Facebook o sa mga social media natin. Bueno, yung trend, yun ang dami-dami mga followers, no? Naniniwala ako, nakikita ko sa mga mukha nyo, kahit na may mga face mask kayo, na talagang nandito kayo dahil gusto nyong maghanda. At eto pong paghahanda natin na siyang naaraw, tayo lang po sa buong mundo, kahit na po sa Vatican City, ay walang simbang gabi. Dito lang po sa Pilipinas, meron. Dahil special permission ang ibinigay sa atin ng Vatican because of our very, very deep devotion to our Blessed Mother. And of course, ang ating devotion sa Mahal na Ina ay walang saysay kung wala ang ating pagmamahal sa kanyang anak na ating Panginoong Jesus, ang ating manunubos. Ang ganda! Sabi ng Panginoon dito sa ating ebanghelyong narinig, hindi dahil sa
kailangan ko ng patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Maligtas. Okay. Parang yan katulad ng utang. Nang mabayaran ang inyong mga utang, nang kayo lahat ay magkaroon na ng kakayahan, karapatan, o sinasabi natin na ang pagkakataon na makapasok sa kaharian ng Ama sa langit. Ito po ang ating paghahanda ngayon na kung saan ay very, very unique sa buong mundo. Tayo lang mayroong ganitong pagkakataon na maghanda para sa Pasko ng Pagsina ng ating Panginoong Yesus kasama ang mahal na inang si Maria. Alam niyo po, nang dumating dito ang mga Espanyol noong 1521, March 1521, isa sa mga tatlong barko, di ba, galing sa Acapulco, Mexico, yung mga Espanyol no, na pumunta dito sa atin. Isa sa tatlo na mga barko, ang pangalan ay Concepcion. Okay, yung barko, Concepcion. Walang iba, kundi yung pangalan na yon ay, siyempre, ito'y tinatawag natin na title ng mahal na inang si Maria, Concepcion. At tayo lahat bilang mga Katolikong Pilipino ay sadyang mapagmahal sa mahal na birhen, sa mahal na ina. So, tawag nga natin sa kanya, inang birhen. Walang iba tayong tinatawag na inang birhen. Siya lang. Si Mama Mary lang. Nanay, birhen. Birhen, nanay. Walang katulad yun. Siya lang mayroong ganong tinatawag na privilege or title na pinagkaloob ng Diyos. At tayong lahat, dahil sa ating malalim na pagmamahal sa mahal na birhen, minabuti ng simbahan na sa ating paghahanda ng siyam na araw para sa kapaskuhan ng pagsilang ng Panginoong Jesus ay kasama natin si Mama Mary. Okay, sa lahat ng mga naghanda bago dumating ang ating manunubos, walang katulad ang paghahanda na ginawa ng mahal na birhen. At yun ang gusto nating mangyari. 2021. 500 years of Christianity sa Pilipinas. Pandemic, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nga pandemic, ibig sabihin ng pan ay pangkalahatan. But anyway, ang ganda-ganda ng ating pasimula. Kung yung mga nakaraang taon ng ating pagsisimbang gabi ay medyo may pagka panlabas lang, this time around, huwag nating sayangin yung pagkakataon. Akala natin last year, tapos na ng lahat. Sino mag-aakala na lahat tayo mag-maskara para tayo mga ninja? Ay mabuti nga, tinanggalan ng government yung obligation na mag-face shield pa. At sino ba naman makapag-aakala na mararanasan natin itong pagkakataon na to? Maraming nawalan ng trabaho. Tapos online classes, online job, etc., etc. Ang dami mga ginagawa natin ngayon na di natin akalain na gagawin natin. O mangyayari, o darating. So, lahat po tayo sa pagkakataon na to. Sikapin natin, maging katulad ng mahal na birhen. Ang paghahanda na hindi lamang panglabas, kundi higit sa lahat. Paghahanda na mas malalim pa. Okay, hindi po sinasabi ng simbahan na masama ang bumili ng regalo, magbalot ng mga regalo, mamigay ng mga regalo, tumanggap ng mga regalo. Hindi po masama yan. Hindi po masama. Tayo mga Pilipino, kahit na ako, nung ako'y maliit pa hanggang ngayon eh, kahit na papaano, basta pagpasko, kailangan meron akong bago. Ito yung bagong haircut, ganyan. So, yung mga nanay natin dito, no? O bagong riband, bagong whatsoever, bagong kulot, yung mga kulot, bagong unat. So, nakakatawa ang mga buhay ng babae, no? So, naalala ko yung mami ko kasi siya ay unat na unat ang buhok niya nung siya nabubuhay pa. Talagang pagpasko yan, talaga nagpapakulot yan.
Hindi talaga pwedeng Pasko bagong taon na hindi siya kulot. Ayaw niya ng kunat ang buhok niya. Yung mga kulot naman, pagdating ng Pasko, nagpapaunat. Ay, nagpapanon. Nagpapa-straight, no? So, anyway, walang masama po dyan. Walang masama sa mga panglabas na paghahanda o ginagawa natin para sa Pasko. Wala pong masama dyan. Hindi po yung pagkakasala. Kung hindi po tayo, sabi nga, nananapak, naninihira ng kapwa, o kung ano mga kasalanan, ano? Pero, this time around, 2021, palalagpasin pa ba natin muli ang pagkakataong to? Yung mga nandun sa may gate, nakatayo kayo dyan, nilalamo kayo, mabuti ka mo dito, hindi masyadong balamok, ano? Sa pinanggalingan kong parokya, ito sa Santa Ana, sa Taguig, Diyos ko po, ang dami talagang lamok. Magpala pagdating ko doon ng 2015, ang bed ko may kulambo. May kulambo ako lagi kasi pag hindi ako nagkulambo, talaga ganoon mo kasi malapit kami doon sa ano sa river, Taguig River ba na ngayon ay parang patay na river kasi doon na nagfo-flow yung tubig. Anyway, sakripisyo, ginagawa niya sakripisyo. Sayang naman. Sayang yung sakripisyo niyo ngayong gabi at sa mga araw na to kung panglabas lang ang dahilan. Dapat malalim. Okay. Hindi ko po kayo kilala isa-isa. Hindi ko alam kung ano mga background ng buhay nyo, no? Pero eto lang. Sa mga nandito ngayon na meron pang kagalit, meron pang hindi napapatawad, meron pang hindi kinikibo, meron pang hindi pinapansin, bato-bato sa langit, tamaan ay... Oh, aray. Aray. Sa totoo lang, eh bakit ba gustong-gusto mo yung itago sa puso mo yung galit na yan? Magpapasko na, tingnan mo ang puso mo. Instead na pula, anong kulay? Mabuti kung itim lang. Kung mayroon pang darker sa color black, eh baka yun ang puso mo. Makita mo pa lang yung tao, talaga namang araw mo, sisira na. Eh bakit ganun? Hayaan mo ba? Darating na naman ang Pasko. At ngayon, nagsisimbang gabi ka pa. Tapos mayroon kang galit sa puso mo. Hindi ka pa makapagpatawad. Oh, yung iba naman dyan, ang galing-galing magtago. Hanggang ngayon, oh, iba na boses ko. Ano nangyari dyan? O, tingnan nyo ha. Ano ba na, hindi scripted yun ha. Natural yun. Okay lang ba? Ikaw, JR, kung pinag-ano mo dyan ha. Kasi anyway, so, natural po yan. Hindi ko sinabi na gano'n din lang. Anyway, so, tingnan nyo po. Sa mga mag-asawa, meron magagaling magtago ng ginagawa na mali. Hanggang kailang ganyan ang buhay mo? Okay. Hindi ka na bibisto ng asawa mo sa ginagawa mong mali. Alam mong mali yan. At dahil sa alam mong mali yan, hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Kahit na ang laki-laki ng sweldo mo, kahit na nabibili mo yung gusto mo, pero naman alam mo, yung bisyo mo, hindi mo maiwan. Ito, simpleng-simple to. Ano ba ang inaatake ng COVID-19? At baby, ikaw ulit. Ikaw lang kasi may microphone eh. Ano ba inaatake ng COVID-19 sa katawan natin? Ano daw? Lang, sabi, English speaking. Okay, baga. Sa baga, English speaking. So, lungs. Yan ang unang kaya katingnan nyo, no? Kahapon si Father Roy Rosario, si Paris mo sa ano, sa Santo Rosario de Pasig, no? Eh, kahapon yung installation niya bilang Paris priest. Sabi niya, naku, Father Roy, hindi ko talaga kaya mag-face mask. Kaya face shield na lang siya. Kasi pag nag-face mask daw siya, hindi daw siya makahinga ng husto. Totoo naman talaga yun. Talaga hindi madaling maghuminga, di ba ate? Lola, di ba? Tapos yung N95 pa. Ako pag N95, parang hinihingal talaga ako. Kasi hindi tagal normal. Pero yun na nga. Yung
yung ating lungs inaatake ng COVID-19. At sabi ng ibang mga medical experts, ang medyo masama pa dito, naka-recover ka man sa COVID-19, pero naman ang puso mo kailangan alagaan mong maigi. Kasi yan naman ang it will be attack. Okay? Para bagang kumbaga yung consequences after having COVID-19 na medyo severe, no? Okay. So, tingnan po natin to. Sa mga mahilig manigarilyo. Sa mga sa Kristal, meron ba naninigarilyo sa inyo dito? Yung tatlong malalaking ano na yan, tatlong malalaking sa Kristal na yan, ay yung mga seminarista natin yan. Anong year ka na sa Teo, Kenneth? First year Teo. Ibig sabihin, tatlong taon na lang, pari na yan. Ikaw, ano pangalan mo nga? Siya. Michael, ano ka na? College pala, third year. So medyo mabahaba-haba pa. Pangalan mo nga ulit? Ha? Jo Marie, second Teo. So mas ano ka kay Kenneth, no? So, ayun, yung tatlong, may naninigarilyo sa inyo? Mabuti naman, bawal sa seminary manigarilyo pag hindi ka mahuli. So, bawal kasi yun. So, anyway. Mga mahilig manigarilyo dito. Hihintayin nyo pa ba yung pagkakataon na sabihin ng doktor sa inyo, isang linggo ka na lang, tigo ka na. Kasi alam nyo po, may mga ganong tao na di maintindihan kung bakit nga ba ganun na, no? Kapag ang ganda-ganda ng pakiramdam mo, yung baga mo, clear na clear, walang ka-spot-spot. Kaya nga ang COVID-19 ay wala sa yung effect yan. Iba naman, tingnan nyo. Lahat naman tayo binigyan ng Diyos magagandang baga, di ba? Wala sa atin, walang favoritism man Diyos. Lahat tayo binigyan ng magagandang baga. Anyway, ngayon tingnan nyo sa kasigarilyo. Father, 14 years old pa lang ako, naninigarilyo na ako. Ngayon po, 65 na po ako. Talaga, hindi ko na po talaga maiiwan yan. Okay. So, eto po ang pagsisimbang gabi. Yung hindi natin magawa dahil tao lamang tayo, ialay natin sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na tulungan tayo na magawa natin yung hindi natin magawa, na alam natin, dapat nating baguhin sa ating buhay. So tayong ako lang at saka siya, o ikaw lang at saka ang Diyos, ang siya nakakaalam. So, andyan yung bisyo. Simbang gabi, mamaya pag uwi mo na naman, ayan, hindi lang sigarilyo, yung mga tinatawag na parabagang, ano yun, mauubusan ng alak. Okay lang naman mag-drink, no, mag-inom-inom. Pero sabi ko nga, ba't ba kayo umiinom para mag-enjoy, di ba? Para mag-enjoy kayo. Diba? Celebration na, enjoy. Kaya umiinom. Pero kapag naglasingan na yan, hindi na enjoyment yan. O, kinabukasan, tingnan nyo, ano ang sakit ng ulo nyo? Matindi. Tapos yung iba dyan, pasuka-suka pa. O, hindi enjoyment yun. So, okay konti, pero pagka, ayan na, so, naging bisyo na, okay, ngayon simbang gabi, hindi mo maiwan yung bisyo na yan, hiligin natin sa Diyos na tulungan tayo. Ito medyo siguro marami ditong tatamaan. Yung mga chismosa. Ang tawag si Marites. At saka, ano pa yung mga pangalan? Marites. Basta may mga ganun-ganun ngayon, di ba? Sabi ko, ano ba ibig sabihin ng ganun? So, pati kayo mga parang, kailangan ma-update kami sa ganyan, ano? Yung seminary, updated din kayo, ano? So, okay. Yung mga chismosa. Sorry, but hindi lang chismosa. Pati chismoso. Okay. Okay lang naman na pagkwentuhan natin yung buhay ng may buhay. Basta yung maganda namang pagkikwentuhan. Ang problema, sa karami-ramihan ng ginawa na kabutihan ng tao, mas gusto pa natin pag-usapan yung isa niyang pagkakamali. Unfair. Sino bang hindi nagkakamali? Sino bang hindi nagkakasala? Sino ba ang walang kahinaan?
Bakit naman ganun? Oh, magsisimbang gabi ka. Maya-maya, pagkatapos ng simbang gabi, ayan ka na naman, punta ka naman sa kapitbahay, makipagchismisan ka. Para bagang, para sa'yo, may midnight snack pa. Oh. Bago matulog, hindi makatulog pag walang kachismisan. Kachismisan, by the way, ngayon, ang chismis, hindi lang ganyan, ha? Kundi high-tech na. Yan sa text-text, sa chat-chat na yan. So, makita nyo, sa Facebook, ako wala akong Facebook kasi nakita ko doon sa mga kamag-anak ko, mga sa abroad, sa Pilipinas. Sabi ko, ba't pa mga taong to? Parang di nag-iisip. Di ba? May GC-GC, no? Lahat-lahat, ganyan-ganyan. Sabi ko, ganito pala dito sa Facebook na to, sa Messenger na to, kikita pala ng lahat. Tapos kung ano pagsasabi mo ng ganun, na, hindi naman dapat. Kadugo mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, pati sa ganun. So anyway, simbang gabi. Gusto nating talagang totoo at sapat na paghahanda. Kasama natin ang mahal na ina si Maria, lahat tayo ay masayang naghahanda. Naghahanda hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinakita niya maging sabsaban ay naging kanyang higaan. Sabsaban. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At ayan, krus. Nakabayubay sa krus. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At wala tayong panahon, pero sa totoo lang, kung meron kayong pagkakataon, kung meron kayong sa article sa internet o mabili kayo ng libro, tingnan nyo po ha. Ginawa ng Diyos ang imposible. Dahil mahal na mahal niya tayo, maging ang anak ng Diyos ay naging katulad nating tao. Diyos, naging katulad nating tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Imagine, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At tingnan niyo po, yung mga nandito ngayon, nakakaalala ka lang sa Diyos kapag simbang gabi. Tingnan mo kung gaano karaming blessings sa iyo ng Panginoon. Hindi lang financial blessings ang binibigay sa iyo ng Diyos. Tingnan mo yung mister mo, yung misis mo, ang bait-bait. Yung mga anak mo, masunurin, masisipag mag-aral. You have so much blessings na binibigay sa iyo ng Panginoon araw-araw. Pero, nakakalimot tayo. So, etong simbang gabi natin, nawa ang mahal na inang Maria ay lalong mabigay sa atin ng inspirasyon. At lalo nating matanggap at maibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen.